At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bertod, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Dahil sa pagnadais ni Eden na makuha ang Bertod kay Batat, ay nagkamanas-manas silang mag-iina. Minsan ay... Amo, bakit hindi mo kami binalikan kaagad? Nagka-problema na naman kami. Ah? Isinugol namin sa paggamutan si Aya. Nadagdagan na naman ang malas namin. Dahil sabi nila sa paggamutan, malala daw ang sakit ng kapatid ko. Ganun ba? Oo. Ano? Nandyan pa ba ang siraulo na yon? Angko. Oo, abo. Hayo na siya. Parang alis na. Ano pang ginagawa ninyo? Ha? Agawin nyo na sa kanya ang Bertod. Dalihan nyo! Sige. Tira! Tira! Kulad natin! Mga sama! Lino ka! Ulo ka! Alam kong ginagamit mo ang Bertod na yun. Pinagkakagano ng kapatid ko. Na! Abin ito! Ayan na! Nakuha na ang mga takuhan ko ang Bertod na yun. Naagaw nila. Ibalik niyo sa akin! Abo! Ito, nakuha namin, oh! Sige! Nakuha namin! Sige, sumakay na kayo sa kamayo. Oo. At umalis na tayong lahat dito. Sige na! Magsika na sa inyo, mga kamayo! Oo! Ayun na! Hiya! 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 Yung Bertod ko, inagaw nila sa akin. Wala na akong Bertod. Wala na. Ano? Inagaw? Eh, sino umagaw? Eh, hindi ko sila kilala, ina. Paglabas ko, biglang may mga kalalakihan na sumunggap sa akin. Tapos inagaw yung Bertod. Hayaan mo na yun, anak. Ang mahalaga, hindi kanila sinaktan. Ina, babawiin ko ang Bertod na yon. Babawiin ko sa kanila. Ay, huwag na, anak. Baka saktan ka pa nila. Pero akin yun, ina. Hindi sa kanila. Sa akin ibinigay ng kaibigan ko. Sarbahay sila. Bakit nila kinuha sa akin? Hindi naman sa kanila yan eh. Kaya babawiin ko. Matar! Anak! Bumalik ka rito! Matar! O mahabaging ala, gamayan mo ang aking anak! Eden, iho, maghahating gabi na. Hindi ka pa natutulog. Mama, kailangan magamit ko ang Bertod na ito. Ginagahanap ako ng libro tungkol sa Bertod. Ang dami mong nilabas na libro. Iiran lang yung natitira sa bookshelf natin. Oo, oh, mama, pero wala pa ako nakitang libro na tungkol sa... Sandali, mama.
Ito. Itong isa ito. Itong inahanap ko. Itong libro tungkol sa Benton. Ito nga yun, Mama. Ito nga. Magagamit ko na ang Benton. Magagamit ko na. At gagamitin ko para bumalik ang pagmamahal ni Hikari sa akin. Eden, iho. Mag-ingat ka. Baka magaya ka sa pamapo. Dahil sa hilig niyang makakuha ng itim na mahika, ay na-disgrasya siya. Hindi, Mama. Hindi ako magagaya kay Papa. Sige na, Mama. Matulog na kayo. Iwanan niyo na ako rito dahil babasahin ko pa ang librong ito. Ano? Inagaw sa'yo ang Bertod? Oy, Kari. Mga salbay sila. Akin yon. Inagaw nila. Babawiin ko yon. Babawiin ko, Kari. Nakita mo ba kung sino ang nang-agaw sa'yo? Hindi ko sila kilala. Pero namumukaan ko sila. Kung makikita ko na silang muli, makikilala ko sila. Mga masamang loob ang mga yun. Sa palagay ko, tauhan sila ni Eden. Salbay ang Eden na yun. Marami na siyang kasalanan sa akin. Gaganti ako sa kanya, Ikari. Tama na, Mata. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa bahay. At magluluto ako ng pananghalian natin. Mamaya na lang ako kakain. Hahanapin ko muna ang Bertod. Saan mo naman hahanapin? Bahala na. Kahit saan, basta hahanapin ko at babawiin ko sa mga umagaw sa akin. Ha? Matar! Sandali lang! Matar! Huwag ka nga alis! Matar! Mahabaging ala, hindi na ako nilingon ni Matar. Kamapahamak siya. Ano kaya ang gagawin ko? Ano? Aya, iha. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo maigi na rin, Mama. Kaya lang, talagang mahinang-mahina pa ang katawan ko. Aya, ano kaya ang sakit na yan, iha? Hindi raw alam ng mga manggagapot kung anong klaseng sakit yan. Mama, hindi kaya ang firaulo na yan ang may gawa nito? Ha? Anong ibig mong sabihin, iha? Hindi kaya pamilya sila ng mangkukulang at kinulam ako? Aya! Oo, Mama. Yan ang hinala ko. Baka mangkukulam ang pamilyang yun. Kaya mag-utos kayo ng mga tauhan natin na papatay sa kanila. Ha? Oo. Tama! Baka totoo nga ang hinala mo, iha. Isipin niyo, Mama, ha? Mula nang sinaktan ni Kuya Eden ang siraulong yun, nagkasunod-sunod na ang ating kamalasan. Tama! Tapos namatay pa ang dalawang kamag-anak natin. At dito pa sa mismong mansyon. Oo, Mama. Tapos, nagkasakit ako ng ganito. Hanggang ngayon, eh, hindi pa ako gaanong gumagaling. Dahil sabi ng manggagamot eh, hindi nila alam kung ano talaga ang sakit ko. Kaya Mama, malakas ang kutob ko na kinulam ako. Wow! Ang mga walang hiya! Sige, mamaya, uutusan ko ang Kuya Eden mo
na tawagin lahat ang mga tauhan natin para ipapatay ang pamilyang iyon. Nabasa ko na ang libro tungkol sa Berton. Alam ko nang gamitin ito. Lahat na nanaisin ko, makakamit ko. Uunahin kita, Ikare. Walang sino mang lalaki makikinabang sa'yo. Hindi ako lang. Ako lang. Alis ako. At susubukan kong gamitin ang Bertud na ito. Akin na akin ka na ngayon, Bertud. Akin na akin ka na. Mabuti na ban at nagpunta ka rito, Hikari. Si Matar umalis at hindi namin alam kung saan nagpunta. Kaya ako nagpunta dito, Aling Dana, dahil galing din siya sa bahay. Ang sabi sa akin eh, inagaw daw ang Bertod niya na ibinigay ng kaibigan niya. Oo, Hikari. Sabi sa akin eh, babawiin daw niya sa mga kumuha. E kaya lang baka saktan siya. O kaya baka mapatay pa nila. Nag-aalala ko, Aling Dana. Wala akong mahingian ng tudong para masundan siya at hindi mapahamak. Palagay ko, si Eden ang nag-utos sa mga kalalakihan na umagaw ng birtud niya. Oo, Aling Dana. Yan din ang hinala ko. Wala nang iba pang makakaisip ng mga ganun kundi siya. Sobra na talaga ang Eden na yun. Kung may kakayahan lang ako para patayin siya, ginawa ko na, Aling Dana. Hikari. Laging ibinibintang kay Matar ang mga kamalasang dumarating sa kanila. Una yung pagkasunog ng karosa at bahay nila. At yung pagka-aksidente nila, pati yung pagkamatay ng dalawa nilang kamag-anak. Ngayon naman, yung pagkakaroon ng kakaibang sakit ni Aya, sa kanya naman isinisisi. Hikari! Hikari! Ha? Si Tasha, ano kayong nangyari sa kanya? Hikari, may masamang balita. Ha? Anong balita, Tasha? Tungkol ba kay Matar? Umabanging ala, anong nangyari kay Matar? Anong nangyari sa anak ko? Ano? Ano? Nag-uto sila ng mga tauhan nila para patayin kayo dahil mangkukulam daw kayo. Hindi! Hindi! Naulan namin ang isa. Pakawalan niyo ako. Sige. Wala akong iwanan niyo na siya. Wala. At ako na ang bahalang magbibigay ng sentensya niya. Sige po, Senyora Adriana. Alis na po kami. Senyora Adriana.
Wala po akong kasalanan sa inyo. Magabang kukulam kayo! Kaya dapat na mawala na kayo sa mundong ito! Hindi. Walang katotohanan niya, senyora. Hindi kami mangkukulam. Sinungaling! Senyora, tama na. Wala akong kasalanan. Wala akong kinalaman dyan sa ibinibintang ninyo. Hindi kami mangkukulam. Hindi! Ngayon, uunahin na kitang kikitilan ng buhay. Senyora, huwag! Huwag mo gawin niya sa akin! Huwag! Itong sayo! Huwag! Nahulog din kayo sa kamay ko. Eden, parang awa mo na. Pakawalan mo na sila. Huwag mo silang idamay sa sama ng lubos akin. Ngayon ka pa magmamagawa. Nagsasakin lang, Berton. Kayo ang una kong paggagamitan ng Berton na ito. Huwag mong pakialaman ng Berton ko. Akin yan! Ibalik mo sa akin! Ayop ka, Eden! Pinatay mo ang asawa ko! Oo! Dahil mangkukulam kayo. At ngayon, kayo naman ang mamamatay. Huh? Para wala nang mangkukulam sa bayang ito. Huwag, Eden! Huwag mo silang patayin! Huwag! Bakit parang hindi tinatabla ng balil ang sira ulo na yan? Buhay pa, iuubos ko sa'yo ang bala ng balil na ito. Mama! Kayong tinamaan! Hindi! Hindi! Bakit ayaw mong gumana, Berton ka? Bakit? Sinunod ko naman lahat ng nakasulat dito sa libro. Bakit wala pa rin nangyayari? Bakit? Kailangan mabuhay ko si Mama. Gumana ka naman. Kundi susunugin na kita. Sino ka? Bakit bigla kang lumitaw? Napakasalbahe mo! Wala ka nang alam gawin, kundi mangapi ng kapwa! Sino ka? Umalis ka rito. Baka ikaw ang susunod kong patayan. Ibalik mo sa nagmamay-ari ng Birto. Ibalik mo sa kanya! Ano? At sino ka para mag-utos sa akin? Umalis ka na. Baka ikaw ang isusunod kong papatayin. Sobra ka na! Kaya dapat ka nang maparusahan. Kaya mula sa araw na ito, ikaw ay magiging kakaibang hayop na katatakutan ng buong bayan.
Eden, anak, bakit ganito ang naging itsura natin? Mukha tayong kakaibang hayop. Opo, mama. Nasaan na kaya ang matandang babae yun? Hindi ko na makita. Sasabihin kong ibabalik ko na sa mata na yun itong Bertone na ito. Basta maibalik lang tayo sa dati na tingnan nyo. Mama, kuya, bakit naging ganito tayo? Bakit kakaibang hayop tayo? Bakit? Aya, pinarusahan tayo ng mahiguwang ang matandang babaeng yun. Kaya tulungan nyo akong hanapin siya. At magmakaawa tayong ibalik tayo sa dati nating anyo. Naging kakaibang hayop ang mag-iinang Diana, Aya at Eden. Pinipilit ilang hanapin ang engkantada, pero bigo sila. Hanggang ngayon ay anyong kakaibang hayop pa rin sila na itinataboy ng mga tao. Samantala, nagkaigihan naman sila Matar at Hikari. At pagkalipas lang ng isang linggo, naging normal na ang pag-iisip at kilos ni Bata. Mag-aapo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, salamat. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Bertone, dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalope. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.